Narito na ang PTV Balita ngayon. Dinagdagan pa ng PhilHealth ang benefit package dito para sa mga hemodialysis patient. Mula sa dating 4,000 pesos, ginawa na itong 6,350 pesos kada session. Maaari ito magamit sa pampubliko at pribadong healthcare facilities. Paliwanag ni Health Secretary at PhilHealth Board Chair Ted Herbosa, batid ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lubos na pangangailangan ng mga pasyente. Malaking tulong din anya ito upang mapaigting ang preventive care benefits ng mga pasyente upang hindi na lumala ang kanilang mga sakit sa bato. Samantala, patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Natuklasan ito ng mga opisyal ng Department of Agriculture na mag-ikot sila sa Guadalupe Market, Farmers at Nepa Q-Mart kung saan mabibili na sa halagang 45 pesos ang bawat kilo ng well-milled rice at 42 pesos ang broken rice. Bumaba ang presyo ng bigas kasunod ng ipinatutupad na tapyas sa tarifa sa imported rice. Kasama ng DA sa pag-iikot sa mga palengke sina House Speaker Martin Romualdez, Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo, mga kinatawan ng Department of Trade and Industry at Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Magdadagdag din ng DA ng mga farm inputs na ipapamahagi sa mga magsasaka para mapaangat pa ang kanilang produksyon. Samantala, nilinaw ng Malacañang na walang katotohanan ang kumakalat na balita na nagbitiw na umano sa pwesto si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pagtitiyak ni PCO Secretary Cesar Chavez, nananatili ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo kay Secretary Teodoro. Ang anumang nagpapakalat anya ng peking impormasyon ay nais lamang pagwatak-watakin ng organisasyon. Samantala, sinabi rin ng palasyo na hindi makakadalo sa United Nations General Assembly ang Pangulo. Sa halip, si DFA Secretary Enrique Manalo ang magre-represent sa Pangulo upang isulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa kabila ng mga hamon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas.